kapag sinabi ng Diyos na kaya mo, kaya mo. Inspirasyon. Lahat naman tayo ay may ganito. Lahat naman tayo may pinagkukuhanan ng lakas at inspirasyon. Guide ito sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. Sinusunod at kinukuhanan ng lakas ng loob. Pero kapag sa kapwa-tao natin ito kinukuha, tulad na lang ng love, since ito ay tao, meron at merong magiging conflict. Pero kung mahal mo naman ang taong ito, maku-cover up ang lahat ng mga shortcomings o pagkukulang. Kasi nga, mag-fail at mag-fail ang isa sa mga aasahan mo sa kanya. Dahil nga, tao lang siya at pwedeng magkamali. Again, dahil tao lang siya. Hindi ko sinasabi na mali ang kumuha ng inspirasyon sa tao. Pero kung gusto mo ang uhugutan mo ng inspirasyon, mag-focus sa Diyos. Ang kanyang gustong gawin, ang kanyang mga plans, ang mga future plans na gustong gawin, lahat naman ito ay maganda para sa ating lahat. Ang mga salita niya ay puno ng inspirasyon, puno ng lakas. Kung siya ang gagawin mong source ng lahat, mga salita niya na lagi na ang lahat ng dumadating sa ating buhay ay kaya natin. Kaya-kaya natin. Kapag nalulungkot, kapag feeling mo wala ka nang mapagsabihan ng mga bagay na gusto mong sabihin, lagi namang nakahanda ang kanyang pakikinig. Laging handang ibigay ang atensyon na kailangan natin. Sa bandang huli ng pakikipag-usap mo sa kanya, lagi namang may pagpupush sa bandang huli. Lagi namang makakaramdam ng comfort kapag nailabas mo na ang nasa loob mo sa kanya. Lagi namang nagbibigay ng encouragement ang Diyos sa bandang huli. Encouragement na hindi makukuha ng kahit saan-saan lang. May pagtahimik, may peace kang mararamdaman, may pagkilos ng kanyang kamay na mararamdaman, na parang isang magulang na magsasabing, everything will be okay. Na kaya mo ang lahat. Kasi ibibigay mo sa kanya ang bigat na nararamdaman mo. Huwag kang susuko, may dulo ang lahat. Kikilos na ang Diyos dahil hahayaan mo siya. Pagod ka na, siya naman. Kaya kapag sinabi ng Diyos na kaya mo, kaya mo. Dahil siya ang magiging lakas mo. Sabi nga sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan.